Yung Maltis ko. Papaprogesterone ko rin siya para hindi malipasan. Ito yung timbang ng aso ko. 3.5 kilos. Matakaw kasi siya. 3.5 kilos siya. Tapos, hindi siya namimili ng dog food. Dog food lang kinakain niya. Before pandemic, naka-raw diet siya. Pero nung pandemic na, balik na siya sa kibble o dog food o dry dog food. Ito pa yung itsura niya sa parking sa vet clinic. Yan pa yung itsura nga niya. At ito, kukunan na siya ng dugo. Ang dungis din niya. Ito na itsura niya pagkatapos. Ang tagal kasi maghintay ng progesterone. 2 hours yung progesterone nila na result. Kaya pinag-groom ko na lang siya tapos may nakita ako tong aso na may kulay sa clinic. Pinagaya ko na lang. Sabi ko, gayahin nyo na lang po yan. So yun, pinagaya ko nga. Gaya-gaya ako ng grooming. Iniba ko lang yung kulay. Pinapili ako ng kulay. Nagsuggest naman yung groomer ng kulay. So, sinunod ko na lang kasi wala lang. Mas alam niya yung mga kulay, yung itsura. Mababa pa yung result niya ng progesterone niya. Nasa 2.29 lang. Papakita ko dito yung picture ng test. So yun nga, mababa pa, pero nagbigay yung vet ng date. Meron naman kasi silang chart. Medyo hindi ko lang nasunod yon. Hindi ko sinunod yung exact date na binigay sa akin. Pinaghalo ko yung progesterone sa natural. So hinintay ko yung flagging ng aso ko. Kung kailan siya nag-flag, sinabihan ko yung may-ari ng stud dog na nagpa-flag na, pwede na po bukas para hindi biglaan. At may time din yung shooter. Ma-schedule niya kami kinabukasan. Ito sa bahay na to ng owner ng stud dog para sa stud session ng aso ko. Papakita ko din yung video ng coital lock nila. Pero ito muna ang mga picture doon sa lugar ng stud dog at konting picture ng lock photo nila. Sa pedigree ng aso ko, sa papeles niya, PCCI, sa 4th generation ay emerald line siya. May champion pa na emerald. Ito na yung lock nila, coital lock nila. Mas maliit yung pinili kong male para hindi mahirapan yung aso ko. Ito na yung lock nila. Nakalock yan sa... Hindi siya yung hawak ng shooter. Hinahawakan lang yung buntot para hindi masaktan yung male sakaling makulit yung female ko. Makita nyo naman kasi nakikipagharutan pa yung aso ko sa stud dog. Hindi din nagagalit yung aso ko nung sinasampahan siya. Kasi nga, may flagging na siya nung dinala ko. Kaya okay lang sa kanya na nakapatong sa kanya yung stud dog. Hindi siya nagagalit nga. Dalawang beses to gagawin na may pahingang isang araw sa pagitan. So 2 times mating. Kada tapos ng session o mating, since bumabiyahe pa kami na malayo, kinukulong ko lang muna yung aso ko para magpahinga muna siya dahil nga galing siya sa biyahe. Pero after nun, back to normal na rin naman siya. Kasama ko pa rin siya dito sa computer room pang nagko-computer ako. Pinapasyal ko pa rin siya, nagwa-walk pa rin kami kasama yung mga kapitbahay.
So, pag niyayaya ako mag-walk, o kaya nakikita ko sila, sumasabay ako. Binilan ko rin siya ng bago niyang cage para maganda naman, saka upgrade. Kasi hindi stainless yung dati niyang cage, yung pinakaunang cage na binili ko. Bumili kasi ako ng cage sa Cartimar noon bago ko pa siya bilin. Namili na muna ako ng gamit bago ko nga bilin tong asong to. Update ko na lang kayo sa x-ray niya or ultrasound niya.